Hi mga katols, good morning. Welcome kayo sa aking vlog na tutorial. Yan. So, dito mga katols, tuturo natin dito lang yung ano lang yung timing mark na niya, yung timing mark niya mga katols na ano to, unit ha, Honda City mga katols. So, turo natin tong timing mark. So, before tayo magturo ng timing mark, shout out muna kay ano diyan. Shout out kay Erwin GR Calibration sa Talisay, Cebu. So magagaling yun sa calibration ng mga injection pump at injector. Yan, kung may sira yung injector nyo or injection pump nyo, so punta lang kayo doon sa GR Calibration. Nasa Talisay lang yun mga katols, patungo ng ano, sa Corona Del Mar. Yan, sa Corona Del Mar, nandun sila. So shout out din kay Ian Vidal nasa Davao na nag-troubleshoot sa kanyang multicab. Yan mga katols, shout out sa iyo. Ayan, shout out kay ano, Iprin Oculars Vlog. Shout out sa iyo boss. Shout out din sa kapatid kong si Alper Reyes na nasa Davao na maintenance yata sa ano yan, sa Golden Vial XCMG. Shout out sa iyo Brad. So shout out din kay ano, Mig Labugay TV. Shout out sa iyo Labugay. So shout out sa iyo Labugay TV, mag email tayo mamaya. So ayan mga tos, turo natin dito kung saan yung timing mark ng Honda City. Yan yung ini-overall ko. So yun lang, yung timing mark lang yung ituturo muna natin dito. So ayan mga katos, ito yung makina niya sa ano, ito yung Honda. Yan, ito yung makina niya sa Honda City. So turo natin dito mga katos yung timing mark niya. Ayan. So yan mga katols, yung timing mark nya. Yan, itong guhit na to mga katols pababag. Yan, so ano lang, i-level nyo lang dito sa edge ng cylinder nya. Yan, itong naka guhit na to, pag ganun. Yan, yan, level mo lang yan dito. So may kunya yan dito mga katols. So yan yung top dead center nya, may kunya. Hindi kayo maliligaw nito mga katols, kasi yung kunya nya, naka top dead na. Ayan. Dito naman sa crankshaft mga katols, may kunya rin. Yung kunya niya nasa top, nakaibabaw na. So hindi talaga maligaw. So dito, so, kung makabit na yung pulley, dito yung timing niya mga katols. Yan, itong guhit na to, tutok dito to. So yan yung timing niya mga katols sa pulley. So top dead center na yan mga katols. Ayan. So tingnan nyo. So ayan na, itong guhit na to pag ganun. So level nyo lang dito sa itong cylinder niya, nakatap, may nakasulat diyang tap. Tayo mga katulso. Kaya no, up. So dapat libil yang libil lang yan mga katulso. Ayaw, ayan. So libil niyo lang yan dito sa cylinder mga katulso, yung guhit na pagganon. So yan yung timing mark niya mga katulso sa Honda City na makina. So ayan. At yung clearance niya dito mga katulso, hindi ko naturo yung clearance niya. 4mm lang yung clearance ng piston ring nya pag magbigay kayo ng clearance ng piston ring. Yan. So tinatrabaho ito mga katols, kasi yung connecting rod nya takla na, umaalog na siya sa yung piston ring. Malaki ng clearance, mga nasa 20+ mm na yung clearance ng ring. So kaya in-overhaul ito, kasi nag-overheat rin. Ayan, pinalitan ng bagong piston ring at saka yung connecting rod bearing at saka yung main bearing nya at yung ano, yung mga ibang parts nya. So ayan. So yan lang yung timing mark nya mga katols. So I hope na may naturo ako, kahit kunti man lang, kahit dyan lang sa pag timing kung saan yung timing mark nya. So ayan, maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa aking channel at sa hindi sumusuporta, maraming salamat din sa inyo lahat. So salamat salamat mga katols. So ayan lang yung timing mark nya mga katols. So napakadali lang sundan. So hanggang dito lang yung vlog natin sa pagtuturo ng timing mark, kahit yun lang, konti lang. So may naituro naman tayo. So salamat sala pala sa mga sumusuporta dyan. So salamat, bye bye mga katols.